pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang pitong layunin. Una, isabuhay ang apat na gintong simulain. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ikaanim, maging dakila sa isip, sa salita, at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ikapito, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sato ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng munting kaalaman, mga maaari niyong magamit patungkol sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na magagamit niyo rin sa mga espiritual niyong gawain, at para inyong malaman kung ano ba talaga ang katotohanan sa karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito, sa sandaling pinagkaloob niyo sa akin, sa amin, sa pangkalahatan. Nawa po ay may maging makabuluhan ang aming tatalakayin sa ngayon patungkol sa mga espiritual na mga aralin, upang mas malaman ng mga estudyante ang kanilang mga gagawin kung sakaling mang may nais silang hanapin sa mga bagay-bagay. At sana po ay kasihan niyo po kami sa aming pagkakataon na ito, na mas maintindihan ng lahat at bigyan nyo sila ng malawak na kaisipan upang mas maintindihan ang mga bagay-bagay. At sana po ay protection nyo rin kami lahat, sampo ng aming mga pamilya, gayon din po ang mga nag-aaral, gayon din po ang kanilang mga mahal sa buhay, sa pangkalahatan po. Ang lahat ng ito ay pinapalalangin ko o hiniling ko sa ating Panginoong Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, sa kanyang walang kapanday na kapangyarihan at walang bayad dungis na pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, nais kong bigyang pansin ang tanong ng ibang mga estudyante patungkol sa paghahanap ng mutya. Para sa kalaman ng lahat, nais ko rin bigyang pansin ito, sapagkat marami na rin ang nagtatanong kung saan ko ba nakuha ang mga mutya, kung paano ko ba nakuha ito, sa anong parang ko ito nakuha, at paano ba nangyari mga gantong bagay? Sa mga video na ating na-upload na, makikita nyo na may mga dalawang na-upload natin dati na may katulad dun, nakikita nyo yung mga mutya na ating napulot. At hindi naman ito paraan upang ipakita, upang magyabang o kung ano man. Wala akong punto sa ganung bagay. Ito ay upang malaman nyo lang na may mga ganung bagay na ipinagkakaloob din sa atin habang binabaybay natin ang mga espiritual na gawain ito, upang mas makatulong sa ating pagmimisyon. At nais kong bigyan pansin ng mga bagay na yan upang makatulong din sa inyo sa pangkalahatan, at upang masagot na rin ang mga katanungan ng ibang mga estudyante patungkol sa paghahanap ng mutya. Para sa akin kasi, ang paghahanap ng mutya ay isang bagay rin na kailangang malaman nyo rin o matutunan nyo rin kung paano, na dapat ding ibahagi ng mga natuturo sa katulad ko sa inyo, sa pangkalahatan. At meron lang akong ikikwento muna sa inyo upang mas maintindihan nyo. Nasabi ko sa inyo sa mga previous videos na meron akong dating mutya, o meron akong unang-unang mutya na hawak ko
na nasa aking pangalaga na hindi ko pinapakita sa pangkalangatan, na nandiyan lang sa akin yun, yung mutya na yun, na hindi ko siya nire-reveal sa pangkalangatan. Ngunit, meron akong naiskwento sa inyo na yung mutya na yun muna, yung unang nakuha natin, yung napinagalob sa akin, hindi ko pa alam kung paano maghanap ng mutya that time. Kusa siyang nababa sa akin, kusa siyang nagpakita sa akin, at yung mismong hayop na nagpakita sa akin na yun, na lumilipad, ay nagpakita sa akin yun. At siya ay nangusap sa akin ng gabay na yun upang kunin ko ang mutya na yun. Ngunit may isang pagkakataon na ang sator ay magagamat din natin sa paghahanap ng mutya. Sabi ko nga sa inyo, ang mga aralin sa Sator Coronados ay napakalaga, lalo na ang mga susi ng sator. Sapagkat dito nyo malalaman ang mga bisa ng taglay nito na kung sakaling ipagkakalob sa inyo ng Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ay mapapasakamay nyo ang mga bisa nito, ngunit gagamitin nyo lang sa pangkalahatang pangkabutihan. At upang makatulong sa inyong kapwa na walang hinihing kapatid na bagay. Kaya ako binabahagi sa inyo ito upang sa mga tao may mabubuting puso, may mabubuting kalooban, nataglayin nyo rin ang mga bagay na ito upang sa ganun sa pagdating ng araw ay makahanap din kayo ng kanya-kanya yung sarili nyong mutya na magagamit nyo rin sa inyong pang-spiritual na gawain. Ngunit ang paalala ko lang, sana lang kung makatagpo kayo ng mutya, alagaan nyo sila, alagaan nyo ito at huwag nyong ibebenta o kung anuman. Mas pakainatan nyo sila at ituring nyo, kaisa nyo rin na makakasama nyo sa pangkalahatan upang mas magamit nyo sa mga inyong mga spiritual na gawain, lalo sa pagkikipag-spiritual kombate. Pasintabi lang sa ibang mga tao na may mga gawain na hindi ko naman din sakop ang kanilang kaisipan. Ito ay personal ko lamang na opinion at sarili kong paglalad ng aking personal na karanasan. At wala naman akong pinapatamaan sa kanong mga bagay sapagkat hindi naman natin alam ang buhay-buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit ako, naninindigan ako sa sarili ko na anumang mga nakita ko, nahawakan ko ay nasa sa aking pangalaga pa rin hanggang sa ngayon at iniingatan ko. Pinakaiingatan ko yun at hindi ko naman kailangan na gawan o anumang gustong gawin sa mga mutya na yun sapagkat sabi ko nga, darating ang panahon na ipagkakalob ko rin ito sa mga taong karapat-dapat. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ihahayag ko sa inyo ang isang kwento. Ito ay kwento kung paano ko nakuha ang mga mutya na yan na inyong natutunghayan minsan, sa mga video na i-upload na dito. At ito ay nagsimula nang nai-assign ako sa isang lugar na medyo malayong lugar. Naglakbay ako sa himpapawid gamit ang sasakyang pang himpapawid. At nung time na yon, may nire-recover akong pipe. Maraming tubo na kailangan ko ma-recover na yun ang binigay sa aking mission na makuha ko yung mga tubo na yun sa isang restricted area o kung tinatawag nilang hindi basta-basta pwedeng pasukin nang wala kang pahintulot. Ito ay napakalawak na area na napakaraming mga electrical towers na hindi ka basta-basta pwedeng makapasok. Ngunit napakaraming mga location ng tubo doon sapagkat nung time na yun, yung mga tubo na yun, ini-install nila yon sa mga butas o sa mga naghuhukay sila para magkaroon ng drainage system sa lugar na yon. Kaya syempre ako naman, namangha ako sa lugar dahil napakaganda ng lugar. Meron restricted yung lugar. At nung time na yon, sabi ko, parang nararamdaman ko na may mutya sa paligid. Para sa kalaman ng lahat, ako kasi, iba kasi ang pakiramdam ko kapag nakakaramdam ako ng mga kakaiba sa mga paligid. At nararamdaman ko na may something agad na papalapit sa akin kung merong something approaching talaga. Ano man yan, mabagay yan o kahit anong bagay na patungko sa spiritual. Hindi ko na patatagalin pa. Noong time na yun, sabi ko napakalawak ng lugar. Sana makahanap ako kahit isang mutya lang. Yung time na yun, sabi ko, humusal ako ng... Ngunit bago ako umalis, lagi kong sinasabi sa inyo, lagi ako nagpo-poder, nagpo-pondo ako, nagbabakod ako, nagbabalabal ako sa aking sarili. Bago ako umalis, at inuusal ko ang mga aking mga dasal patungko sa aking mga gabay, mga lihim na orasyon para sa aking gabay upang sila tawagin. Kapag ako naglalakbay sa isang lugar na hindi ko alam o medyo delikado o restricted na lugar. Para sa kalaman ng lahat, mas mainam na bago kayo pumunta sa isang lugar, kung hahanap kayo ng mutya, kailangan nakapagpuder kayo, nakapagpondo kayo, nakapagbakod kayo, nakapagbalabal na rin kayo. Lahat ng depensa na meron kayo, kailangan nausan nyo na yan. At ang ginawa ko noong time na yun, di kompleto naman ako noong time na yun bago ako umalis. Meron akong isang susi ng sator na inusal. Nang 108 times na aking inusal sa aking isip na may masidhing nais. Ito ang susi ng sator na kung tawagin ay
Toksaksit. Ito ay susi patungkol na ang visa ay patungkol sa pantuklas ng mga bagay-bagay. Kahit ano pa yan, pang-spiritual o kung ano man. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, ang mga sator, ang mga susi ng sator ay pangkalatan yan. Maari mong gagamit mo yan sa pangkalatan, basta sa kabutihan lamang. Mapapagana nyo ito. Ang mga susi na ipinagkaloob ko dyan na binahagi ko, ay may selyo yan. At ang mga bagay na yan ay sinelyohan ko upang hindi magamit sa masasamang pagnanais ko naman para sariling ano lang. Ngunit sa akin, nasubukan ko yung time na yan nung binanggit ko yan ng 108 times. Nagmantra ko at binanggit ko siya sa paraang panawag na Sator arepo tenet opera rotas, Sator toksaksit, amen. Sator arepo tenet opera rotas, Sator toksaksit, amen. Sator arepo tenet opera rotas, Sator toksaksit, amen. Binanggit ko ng 3 beses yan. Pero bago ko siya binanggit, tinawag yung susi na yan, ang gabay na nakapalob sa susi ng sator na yan, na kung tawagin ay toksaksit. Nakapagmantra na ako yan. Namantra ko na yan ng 108 times na may masidili akong nais, na nais ko sana makahanap ng mutya sa lugar na yun. Nung nabanggit ko yun, nasabi ko, O Panginoon ko, Diyos ama na makapangyarihan sa lahat, nawa ay bigyan nyo, ipagkaloob nyo nawa sa akin ang visa ng kakayahan o ng gabay na ito na kung tawagin ay toksaksit upang mahanap ko ang mga aking mga hinahanap katulad ng mga mutya. At pagkatapos noon, sabi ko, Panginoon, sana po, maraming salamat po, sana po ay pagkaloob niyo sa akin ang mga bagay na ito. At nagpaalam din ako sa gabay na kung tawagin ay toksaksit, sabi ko sa gabay, Espiritong gabay na nangangalaga sa pantuklas ng mga bagay-bagay, toksaksit, ako ay humihingi ng tulong sa iyo upang mahanap ko ang mga mutya na aking hinahanap. Sana kahit isang piraso lang makahanap ako sa lugar na to. At pagkayari noon, nagpaalam din ako sa lugar sa mga elementong na naririto sa paligid na nararamdaman ko, sabi ko. Pero ang kamay ko ay ipinesto ko na nakalahad ang aking kanang kamay, ang aking mga daliri na sa parang naka-horizontal. At sabi ko na kung sino man ang mga elementong na nagbabantay sa lugar na ito, sana po ay payagan niyo ako na pagkalooban ng mutya na aking hinahanap upang makatulong sa aking pagmimisyon. Maraming salamat po. At ang unang-unang mutya na nahanap ko, na nakita ko, nagulat ako. Naglakad ako sa medyo mabuhangin na lugar, nakakita ko ng isang uri siya ng bato na namuong buhangin. Noon ko nasabi ang mutya ng buhangin, nakakita ko ng buhangin na pula. At nakuha ko yung mutya na yun at isinilid ko at sabi ko na pasalamat ako. At habang binabaybay ko yung lugar, nagugulat ako, papalapit na papalapit, doon ko na nakita yung ibang mga mutya. Napakarami guys. Iba-iba, sapagkat restricted yung area na yun, pati yung pangil ng kidlat, nakita ko rin doon. At yan, natutuwa ako nung time na yun, kaya binahagi ko sa inyo yung bagay na yun. At sapagkat, sabi ko nga, may mga pagkakataon na kailangan, kahit sabihin mo nga na nagdasal ka o ano man, ngunit pipiliin ka pa rin ng mga gabay ng mga mutya at ng mga elemento kung ikay pagkakaloban o hindi. Depende na rin yan sa kung malinis ang iyong hangarin. Pero kung may mga bagay lang na may iniisip ka na negatibo o masama, kung gagamitin mo yung mga bagay na yun, ay mas malabo ang chance mo na makakuha ng mga mutya. Una sa lahat, lagi ko sinasabi, ulitin natin, kailangan bago ka makahanap ng mutya, ay kailangan nakapag-poder, pondo at bakod ka sa sarili mo, nakapag-balabal ka na rin, nagawa mo na ang mga ritual na para sa iyo upang madepensan mo rin ang sarili mo. Para sa akin ito ay hindi siya pangkalatan, hindi ko inuuri itong aking statement, itong aking paglalahad, na sa pangkalahatan na mangyayari din ito, hindi. Iba-iba ang pamamaraan ng mga elemental o ng mga gabay upang ipagkalob sa iyo ang mutya. Maaaring sa iba ay nakikipaglaban pa sila o kung ano man, o kusang ipinagkakalob sa kanila. Ngunit para sa akin, ito ay personal ko lang karanasan na binabahagi ko sa inyo upang mas maintindihan nyo rin. Hindi upang magyabang o kung ano man, upang maliwanagan lang ang iba sa mga nagtatanong. Sapagkat siyempre, kahit sino naman, pag nakahanap ka ng mutya, malaking bagay yan, kumbaga malaking tulong sa iyo yan. At para sa iba, itinuturing din nilang itong swerte. Ako nga sa sarili ko, hindi ko akalain pagkakaluban ako ng mga nakikita nyo nung aking mga pinahagi doon. Nakikita kayo doon may kristal, may pangil ng kidlat, may makikita rin kayo doon na bato na may dalawang muka. Makikita nyo rin doon yung mga sapatos ng duwende. Basta marami siya. May mga bato na bilog na kung tawagin nung sa iba ay... may nagkomento pa, sabi, Maestro, parang bato mo yung hawak mo na yan. Sa akin naman, hindi ko inuuri ang yung mga bagay na yun, pero
Para sa akin, mahalaga yung mga mutiyana natin na pulot. At meron din akong ibinahagi sa ating channel yung orasyon na pagpapakain sa mutya. Sapagkat ako, para sa kalaman ng lahat, tuwing Biyernes ako ay nag-ritual upang pakainin ng aking mga mutya na, aking, na sa aking pangangalaga. Sapagkat bilang isang katulad natin, kailangan din kumain yung mga yan. Hindi mo rin pwedeng pabayaan yan. At bukod pa doon, ito ilalahad ko lang din sa inyo to. Ang mga mutya na nahahawakan ko o nakukuha ko ay nilalawayan ko yan. Para sa kalaman ng lahat. Very ano lang, unusual. Pero yan ay isang pamamaraan ko upang pagkilala o kilalanin ako ng mga mutya na ako ikabahagi rin nila. Which is nilalawayan ko sila. Kung kinakailangang idampi ko sila sa akin dila, idinadampi ko yan. Bawat isa yan. Hindi ko lang alam sa iba, pero para sa akin kasi, kabahagi sila ng buhay ko. Hindi may dahilan kung bakit sila nagpakita sa akin. Yun ang nais kong ipaintindi sa pangkalahatan. Na sila ay kabahagi rin ng aking pagkatao. At sa mga nangangalaga o sa mga gabay ng mutya o mga espiritong nagkakapagbantay ng mga mutya na yan, mahalaga na ipaintindi nyo rin o ipaalam nyo sa kanila na kayo ay nagpapasalamat sa kanila at sa Panginoong Diyos sama na makapangyarihan sa lahat. Lagi nyo rin iisipin na ang mga bagay na inyong matatagpuan na mga pambihira o hindi pangkaraniwan, ito ang lakas at pwersang taglay nito magmumula sa Diyos sama na makapangyarihan sa lahat lamang. Huwag nyo rin iisipin na ang mutya ay may sariling ano yan o kung naman na kaya kailangan nyo silang pasunurin o kung hindi. Hindi. Para sa akin kasi, ang mga tagapagbantay ng mga mutya, may makatarungan ng pagpapasya ng mga yan kung sila ay sasama sa iyo o hindi. Kung sila ay magpapakita sa iyo o hindi. Kung hindi ka karapat dapat, kahit ano pang usal ang usal mo sa mga orasyon na sinasabi ko naman. Kapag hindi ka karapat dapat pagkalooban, hindi pagkakaloob sa iyo yan. At hindi ibibigay sa iyo. Sabi ko nga, malabo pa sa sabaw ng pusit. Lagi kong sinasabi. Na upang mas maintindihan niyo lahat. Eh hindi biro rin ang mga ganyang bagay na kapag ipinagkaloob sa iyo, kailangan marunong ka rin maging responsable ka rin na pangalagaan sila. Maglalaan ka rin ng oras at panahon para sa kanila upang maramdaman din nila na pinangangalagaan mo sila at hindi mo nineneglect yung duty mo. Bukod sa yung pagbimisyon, kailangan paglaanan mo rin sila. Bigyan mo rin sila ng importansya. Katulad ng mga agimat, ng mga anting-anting. Para sa akin, yung iba sa agimat kinakargahan yan, ang mga mutya naman, mga anting-anting, yan naman ay pinapakain din. Sabi ko nga, malawak, napakalawak ng aralin patungkol sa karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nasa sa inyo na lang din kung paano nyo matuklasan ng mga bagay-bagay. Ang pinapakita ko sa inyo, ang binabahagi ko, ay isang bahagi lang. O isang, kumbaga napaka-alikabok lang yan. Alikabok lang ang binabahagi ko sa inyo tungkol sa mga taong mas nakakaalam pa na mas marami pang nalalaman. Ngunit ito ay eye-opener para sa inyo. Kumbaga, maliit na siwang lang yung pinakita ko sa inyo. Ngunit ang mga lahat ng bagay ay kayo mismo ang gaganap sa paraan na kayo mismo sa inyong pamamaraan. Mahahanap at mahahanap nyo kung paano ang pamamaraan ng paghahanap sa mga mutya. Yan lamang po sa ngayon at sana po ay magbigay aral sa inyo ito sa mga nag-aanalyze, makatuklas ng mga mutya. At sana mahanap nyo rin ang mga hinahanap nyo sa pangkalahatan. Ngunit sabi ko nga sa inyo, ang binahagi kong lahat ng mga aralin na ito, mga buhay na salita, ito ay may selyo. At hindi nyo ito magagamit sa pansariling mga bagay man lang o mga upang kayo ay makagawa ng mga pangsariling mga bagay na hindi naman kanais-nais para sa pangkalahatan. Sana mas maintindihan nyo na ang mga bagay-bagay ay hindi rin dapat pansarili ang inyong iniisip. At para mas maintindihan ng lahat. At maraming salamat po. At shoutout nga pala sa Spiritual Warriors Group sa Tor Coronados, Batch 1, Batch 2, Batch 3. At sa lahat po ng mga silent listeners dyan, mga silent subscribers. Mga sana po click nyo ang sa mga nais pong mag-aral, pumasok sa channel na ito, maka-join sa group. At sana po ay click nyo lang po yung subscribe. Click nyo rin po yung share. At click the bell icon para sa mga bagong update para mas malaman yung mga bagong aralin patungo sa pinabahagi ko para sa pangkalahatan. At yaman lang po. At ako po si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nag-iiwan sa inyo ng mensaheng anumang bagay na inyong matutuklasan ay dapat sana ay gamitin sa kabutihan at hingiin ang kapangyarihan sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat lamang. Yan lamang po. At maraming salamat po. Hanggang sa muli.